Nato ako ng yelo dati sa stage. Wala naman akong magagawa. Nabato ako sa yelo. Bumaba ako siyempre. Tapos umiyak sa backstage. Tapos umakyat ulit ako. Ganon. Tuloy pa rin. Ito ang pinagdaanan ng comedian, vlogger at member ng Bex Battalion na si Richardson de la Cruz, a.k.a. Chad Kinis, para maabot ang pangarap niya makapasok sa sikat na comedy bar at itinuturing na institusyon, ang The Library. Pangarap na nagsimula sa isang pangako. Well-to-do yung family namin, and because of my dad's vices and mga bagay-bagay, medyo nalugi yung negosyo, naghiwalay, nagkagulo, naiwan ako sa lola ko. So ako, parang ako yung I always feel na nal-left out ako. Nung na-diagnose ang mom ko ng early stage of cancer, nag-reconcile silang dalawa. So doon nabuulit yung pamilya namin. The hardest part is like letting go of your mom, kasi nung babawian na siya ng buhay, yung paulit-ulit tuwing tatabi ako sa kanya, naka ikaw nang bahala sa mga kapatid mo, ikaw nang bahala sa tatay mo, sa kuya mo, sa ate mo. I don't know kung anong ibig sabihin nun, kasi I was the youngest. Yung pala, she always knew that I was strong enough para sa hamon ng buhay. Hindi ko alam, how can I keep my promise? I really had a hard time living with my dad sa bahay. Kasi doon na nakikita na malambot ako. Hindi ko na maitago yung sarili ko. Actually, pinalayas ako ng tatay ko. I have nothing back then. So, I had like 3,000 pesos back then. Kahit na may pinagdadaanan, sinapuso ni Chad ang promise sa nanay niya na balang araw, siya ang mag-aalaga sa pamilya niya. Kaya todo ang laban niya sa buhay. Nung una kasi, nakatira ako sa isang para siyang boarding house. Doon kami nagtinda ng balot, ng isaw, ng kropek. Ayun. Tapos naging DJ nga ako. Buhay ako sa GC. Mga ex-deal. Pwede ka kumain sa restaurant. Doon din ako, kaya ako nakapunta ng library pa. Doon ako nakapanood ng comedy bars. Hindi alam ni Chad, ito ang magdadala sa kanya sa isang pangarap. Saan po kayo naano? Anong pinanganakay? Hindi ka kagad nalaman? Napakit. Napaklakan? Napaglabas mo sa sinapupunan ng nanay mo? Oo. Buti ka tinapon sa basurahan. Kasi akala inunan. I was just really, really, really happy and laughing all night long. Nawala lahat yung problema sa katawan ko eh. Gusto kong maging ganyan. Yun lang. Yun lang ang pangarap ko talaga. Kaya ako naisip na maging komedyante. Pero hindi naging madali kay Chad na abutin ang pangarap na yun. Ilang beses siyang nag-audition sa The Library Lipa at paulit-ulit din na-reject. Hanggang sa napilitan siyang magpanggap na sikat na komedyante. Nung nag-apply ako sa comedy bar sa San Pablo, naglakas loob lang ako. So I pretended to be someone who's from The Library. Tapos ayun, naging training ground ko yun na mag-isa ako, as in solo. Kaya lang, medyo nagkaroon ng problema din yung bar. So, nag-call center ako. Nag-call center ako for after 6 months, nakatanggap ako ng tawag na yung tatay ko nasa ospital. Na stroke. It's one of my regrets din na. Hindi ako nakabalik. Kasi nag-promise ako sa nanay ko eh. It's too late na kasi nung nagplano kong bumalik, wala ng daddy ko. Nang mawala ang daddy niya, determinado si Chad na tuparin ang pangako sa ina. Kaya para sa mga kapatid, sumubok uli si Chad na abutin ang pangarap niya na makapasok sa The Library. Sabi sa akin, mag-aral ka pa. Sige, baka matuto ka pa. Para kasi ang question nila, anong kaya mong gawin na hindi namin kayang gawin? Bakit ka namin tatanggapin kung kaya na naman namin gawin yung ginagawa mo? Tama nga naman sila. May point yon. Yung mga moments na gano'n na naisip ka, kaya ko ba? Kaya ko ba talaga? Huwag na lang kaya. Tigil ko na lang kaya to. Hanggang sa isang araw, nakilala ni Chad ang naging fairy godmother niya sa pagsa-stand-up comedy. Siya, si Tart Carlos. Si Chad kasi ay pumunta sa The Library.
na kung saan nagtatrabaho ako. Ano yung araw pa lang po kami magkakilala. Hindi pa kami todong friends. Tumatawag sa akin, "Ma, may problema ako sa boyfriend ko." "Ha?" Sabi ko talaga, "May boyfriend ka?" Yung boyfriend ko, nanlalalaki pa ng iba. Tapos dito kami nagkaroon ng yung physicalan. Hindi ko alam kung bakit, ano, walang kabog-abog. Denial kayo ng Bernie Neitart. Pagtawag ko sa kanya, para niya akong anak na kinausap, pinayuhan. Sabi niya, "Lumuwas ka. Tulungan kita." Nilapit niya din ako kay Mamu. Siya mismo sabi, "Mamu, tulungan natin to." Marami siyang tinuro sa akin. Tinuro niya yung kung paano magsulat, kung paano magpatawa, mga tamang dapat gawin. Si Chad, kasi sobra, as a person, ano yan? Mabilis matuto, madaling makisama. He never forgets pagka mga ganung bagay. Tinrato niya akong nanay because si Chad eh maagang na ulila. Saan mo kinakabit yung wig mo? Sa anit na din. Sa bungo. Dahil sa tulong ni Tart, natupad ni Chad ang pangarap niya. Naging stand-up comedian sa The Library at natulungan ang mga kapatid niya. Nakakapagtabi na, nakakapag-ipon na. And this year, plano ko makakuha ko ng sariling bahay, makuha ko na yung pamilya ko, magsama-sama ulit kami sa isang bahay kasi yun naman ang pinangako sa magulang ko, yung mabuo kami.